Magandang araw! Kamusta na kayo mga bata? Welcome sa Araling Panlipunan 6! Tayo ngayon ay nasa ikasampung araw na ng ikalawang linggo sa unang markahan. Ako si Sir Rolando de la Rosa Roa, ang inyong magiging tagapagdaloy ng aralin sa araw na ito. Ang ating tiyak na layunin na ibibigay ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan at pagbuo sa Pilipinas bilang isang bansa. Handa na ba kayong makinig? Tara na! Ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa himagsikan at pagbuo ng Pilipinas bilang isang bansa. Sa isang samahang tulad ng Katipunan, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng hitwaan o salungatan sa pagitan ng mga pinuno o ng mga miyembro nito. Sa panahon ng himagsikan, si Emilio Aguinaldo na alkalde noon ng Kawit ay nanguna sa pag-aalsa sa iba't ibang bahagi ng Cavite. Ang kanyang popularidad ay umangat dahil sa kanyang mga sunod-sunod na panalo sa labanan. Samantalang, si Andres Bonifacio ay nagtamo naman ng sunod-sunod na pagkatalo sa pakikipaglaban na naging dahilan upang bumaba ang kanyang popularidad. Dahil dito, nagkaroon ng alinlangan, salungatan at tunggalian sa pamumuno ng Katipunan. Nagkaroon ng dalawang pamunuan at pangkat ang kilusan sa Cavite. Noon nga ay ininyayahan ng dalawang pangkat si Andres Bonifacio upang pamagitan sa kanilang hidwaan. Ang unang pangkat ay ang pangkat Magdalo. Ito ay pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo na pinsan ni Emilio Aguinaldo na nagsasabing magtatag ng bagong gobyerno na papalit sa Katipunan. Ang baluarte ng Magdalo ay ang mga sumusunod na lugar: Kawit, Imus, Bacoor, Perez, Dasmariñas, Carmona, Silang, at Amadeo. Ang ikalawang pangkat naman ay ang pangkat Magdiwa. Ito ay pinamumunuan ni Mariano Alvarez na amain ng asawa ni Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Ang pangkat ay tutol sa pagpapalit ng samahang Katipunan. Ang kanilang baluarte naman ay ang mga sumusunod na lugar: Noveleta, San Francisco de Malabon, Indang, Mendez, Nunez, Alfonso, Belen, Marigondong, Ternate, Naik, Tansa, at Salinas. Upang tapusin ang hidwaan sa pamunuan, nagkaroon ng pagpupulong sa Imus, Cavite, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang Magdalo at Magdiwang ay muling nagpulong sa isang kumbensyon sa Tejeros, Cavite, noong Marso 22, 1877. Nagkaroon ng eleksyon at sa posisyong pagkapangulo ay nanalo si Emilio Aguinaldo at nahalal naman bilang direktor ng interior
at lokal na pamahalaan si Andres Bonifacio. Tinutulan ni Daniel Terrona ang pagbibigay ng posisyon kay Bonifacio sa kadahilan hindi ito isang abogado, at iminungkahi niya na si Jose del Rosario na isa ring magdalo ang nararapat sa posisyon at hindi si Bonifacio. Nagalit si Bonifacio at pinawalambisa niya ang naganap na halalan sa paglagda niya ng Akta de Tejeros noong 23 ng Marso 1877, at nagtatag din siya ng kanyang sariling pamahalaan. Dahil sa mga pangyayaring iyon, si Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatag din ng sariling pamahalaan na siya namang ikinabahala ng mga taga-suporta ni Emilio Aguinaldo. Dahil dito, ipinadakip siya ni Aguinaldo at nilitis sa kasong pagtataksil sa bayan at sedisyon. Nahatulan siya ng kamatayan, tinugis hanggang sa mapatay kasama ng kanyang kapatid na sina Siriaco at Procopio Bonifacio. Masakit ang kinahinatnan ni Bonifacio na minsang siya mismo ang nagtatag ng kanyang samahan, subalit hindi na niya nakita pa na nagtagumpay ang katipunang kanyang itinatag. Ang masakit pa nito sa kamay din ng kanyang kapwa Pilipino, nagwakas ang kanyang buhay. Ano kaya ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa ng ating mga lider? Ating isa-isahin. Una, ang alitan ng dalawang pangkat ay nakaapekto sa layunin ng samahan. Sa halip kasi ng mga Espanyol ang kalabanin, ay sila-sila mismo ang nag-away. Mababakas ito sa kinahinatnan ni Andres Bonifacio. Siya ay pinapatay dahil sa salang sedisyon at pagtataksil sa bayan. Ang masakit pa neto, pinapatay siya ng kanyang kapwa Pilipino. Ang ikalawa naman, naging sunod-sunod ang pagkatalo ng mga katipunero sa maraming labanan. Mula sa baluarte ni Aguinaldo sa Cavite, sunod-sunod ang kanyang mga pagkatalo. Kaya ang ginawa ng grupo nila, sila ay patuloy sa pag-atras, ng pag-atras, hanggang sa makarating sila sa Bulacan. Ang ikatlong implikasyon naman, malaking hadlang ang di pagkakasundo at kawalan ng pagkakaisa ng ating mga lider sa layuning bumuo ng isang malaya at nagsasariling bansa. Mula noon hanggang ngayon, kapag may hidwaan sa pagitan ng ating mga lider at kanilang mga pangkat, talagang nawabaliwala ang layunin natin sa isang malaya at malasariling bansa. Nahati kasi ang pananaw ng bawat isa. Nais ko lamang baliktanawan ang pag-ibig sa tinubuang lupa na isang tula na isinulat ni Andres Bonifacio noong 1896 bago pumutok ang Revolusyong 1896 na kanyang ginamit para himukin ang mga Pilipino maging makabayan. Nawalan kasi ng saysay ang pakikipaglaban ng ating mga sinaunang bayani dahil lamang sa agawan sa politika. Nasa na ang pag-ibig sa tinubuang lupa na siyang layunin ng ating pakikibaka para makamta ng kalayaan laban sa mga dayuhan. Pag-ibig sa tinubuang lupa.
mula kay God Andres Bonifacio. Malaki ang naging ambag ng mga sinaunang bayani gaya ni na Jose Maria Panganiban, Antonio Luna, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Aina, at ang tatlong paring martir na Gumbusa, kasama ang pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Ang kanilang mga ideolohiya ay nagpatuloy hanggang sa pagtatatag ng Katipunan. Subalit, pagdating ng panahon, ang Katipunan ay inahati sa dalawang pangkat, ang Magdiwang at ang Magdalo, na nagsisimula ng lamat ng samahan na humantong sa kamatayan ng ating Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Ito ang simula ng pagkawatak-watak ng samahan. Katiis at pago, buhay may abuti, magkalago-lago. O ayan, tapos na tayo sa ating aralin sa araw na ito. Kung hindi mo gaanong naunawaan, maaari mong buksan ang iyong module at basahin ang nakasulat dito. O kaya naman, pwede mong balikang muli ang bidyong ito para muling tingnan at mapakinggan ang nilalaman ng aralin. Kung naintindihan mo naman, abay binabati kita. Maaari mo nang sagutan ang mga pagsasanay na makikita sa inyong module. Hanggang sa muli, paalam!